21 ng Pebrero, Huwebes, sa 6 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumunta si Jesus kasama ang kanyang mga alagad sa mga nayo ng Cesarea ni Filipo. At habang nasa daay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May nagsasabing si Juan Bautista ka, may iba pang nagsasabing si Elias ka o isa sa mga propeta kaya." At tinanong niya sila, "Ngunit ano naman ang sinasabi ninyo kung sino ako?" At sumagot si Pedro, "Ikaw ang Mesiyas." At inutusan niya sila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At sinimulan niyang ituro sa kanila na kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon pagkatapos ng 3 araw. At buong tapang siyang nagsalita. Dinala naman siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulan siyang pagsabihan. Ngunit pagtalikod ni Jesus, nakita niya na naroon din ang kanyang mga alagad. Kaya pinagsabihan niya si Pedro, "Sa likod ko, Satanas, hindi sa Diyos galing ang iniisip mo, kundi mula sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. At sumagot si Pedro, "Ikaw ang Mesiyas." Dahil sa sagot niyang ito, pinuri ni Jesus si Pedro, "Mapalad ka, Simon Baryona. Hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit." Pero nang sabihin na ni Jesus ang tungkol sa kanyang paghihirap at kamatayan, nalantad na ang totoo na hindi naman pala alam ni Pedro ang tunay na kahulugan nang isinagot niya. Totoo ngang mistulang Satanas si Pedro na tumukso kay Jesus na huwag na niyang pahirapan ang kanyang sarili at gamitin na lang niya ang kanyang kapangyarihan para maging madali ang lahat para sa kanya. Naiiba ngang talaga ang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao na kadalasan ay tulak ng demonyo. Buti na lang, dahil kung hindi siya nagpasa ng krus at hindi siya pinako at namatay sa krus, hindi rin niya mapagtatagumpayan ang paghihirap at kamatayan. Kung ganoon, walang muling pagkabuhay, wala pa ring kaligtasan. Pagsasagawa, hindi lang sa kasaganaan at kaginawaan matatagpuan at maaasahan ng Diyos, maging sa kahirapan at kapigatian, naroon at maaasahan natin ang Diyos. Sabi nga ni Pablo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buong buhay mo.